Kapatid dito sa TV5. Na agad na siyang mapatid na sa isang specialista.
para hindi naman problema sa pagpapal ng mga kalbina. Dinala namin si Jonathan sa Alagang Dermatologist Skin Wellness Clinic. Dito sa kamay mo, kung mapapansin natin, yung pinaka-palm kumapal. Pero meron talaga mga ibang area na doon na nakatapat sa mga buto. Tulad nito, at saka yun nandito sa mga daliri. Ngayon, kaya dyan sila tumubo para protektahan ng balat yung mga lugar na yon. Ngayon, ito pong mga makakapal na balat na yan, sila rin yung pwedeng mag-blister. Kasi pag makapal na yung balat, pwedeng humiwalay eh. Oo. Pag unang ka-blister, itong example ng blister, ito, saka yan. Talagang kung pwedeng magkaroon ng sugat, pwedeng magkaroon ng infeksyon. Pag kung nagkaroon na ng infeksyon ng isang kalyo, iba ng usapan yun. Pagkakaroon ganito, ang pinakamaganda mo ninyong gawin, merong mga gamot na pwedeng ipahid, pero hindi mo siya mawawala ka agad. Yung treatment na ginawa natin sa patient kanina, ito yung one of the topical treatments. So, pahid lang siya. Yung pinahid natin ay mixture ng dalawang klaseng asido. Sa mga asid na ito ay nakakatulong para lumambot yung balat. At the same time, sila yung klase ng acid na pwede rin makapenetrate kahit na makapal yung balat. So, after 2 weeks at malambot na yung balat, pwede na natin dahan-dahan i-pair, papalipisin, mayroon mga procedure for that. Yung unang sa paan ni Kuya, then mga kalyo na talaga nagbibigay sa ng protection sa ating kamay at paa. Kapag ganon, so ganito rin makayaan na lang natin. Una natin galawin. Anyway, hindi naman siya sumasakit, hindi naman siya nagsisugat. Ngayon, kasabay ng treatment ni Jonathan, lagi ko ang ilang mga tip para panagutin ang inyong mga kalyo sa kamay at paa. Gamit ng soap, water soap, para mapalambot ang kalyo. Sa malitang gam na tubig, tunawin ng asin at ibabad dito ang kamay o paa na may kalyo. Ang pag-uugas ng kamay o paa gamit ang moisturizing soap para mapalambot ang kalyo. Ang component ng petroleum jelly ay tinig na nagtutulong sa pag-hydrate ng balat. Maaari itong ipahid sa umaga pagkaligo at sa gabi pag-uugas. Sumamit ang protective gloves sa pagtatrabaho para iwasan ang pagkakalo ng kalyo. Meron yung mga procedure na ginagawa para totally mawala ang kalyo. We call it earring. So ito ay dahan-dahang proseso kung saan dahan-dahang i-scrape. Ngayon, pag nakunag na yung pinaka-core ng kalyo, magaling na yung kalyo. Pero once na-expose na naman yung pasyente sa mga dati niya ginagawa, na nagdahawak na naman siya ng mabibigat na mga bagay, definitely kakapal ulit yung kalyo. Jonathan, pabaon namin ang isang kit na naman lahat ng dati na nari niya para mapalambot ng tuluyan ang kanyang mga kalyo. At kung namang problema pa ang ilang ating mga kapatid tungkol sa kalyo, may asay sa inyo, si Doktora. Yung kalyo, nandiyan yan para mag-protekta ng ating balat. Pero marami sa mga tao, hindi naman niya alam na meron pa niya silang kalyo. At yung palang comfort nila sa kanilang mga kamay at paa habang sila ay nagtatrabaho ay binibigay ng kalyo. Kaya mas maganda kung wala namang sintomas ng kalyo, pwede namang hindi na natin ito gamutin. Kaya alam natin na nandiyan sila kasi meron silang mga benefit na naibibigay sa atin. Nagbabalik na naman sila black at yung deal para umigil ng tubig up the hill. Teka, wala na ang tapios. Parang pantay na.